Tol, parang mo inagawa tong sayaw na to, turuan mo naman ako. Hindi lang yan. Yeah, para mag-ano ko, mag-tiktok ako na ganito. Boss, paano ka ba gumaling sumayaw na to? Hindi, well, ano ah? Pare, may nagturo sa akin. Yung master. May turo sa'yo? Oo. Hindi ka nag-lessons, ganyan? Hindi. Oo? Sige. Sa pinapanood ko lang siya lagi. Ah. Ano ito? Gusto mo, tawagan ko eh. Sige, tawagan mo. Pahiram na. May number ako noon? Tinatago ko yung telepono ko eh. Baka ito. Ma... Ito, o, oh, yan. Yan. Alam mo naman, kama silip ni Mrs. Hello, pare. Hello? Hello? Ayan, speaker ko. Pare! Oh, kusa, pare? And, sayaw ang pinag-uusapan namin dito. Baka pwede ka naman namin makausap. Papaturo itong si Stanley Chi. Sino? Si Stanley Chi. Stanley Chi? Ang nagulit ko na pangalan niya. Oo. Oo. Yan, tama. Oh, baka pwede kang bumaba dito, pare. Pare, sa ikaw, approve without thinking. Yun, thank you. Lang uy, ang bilis naman. Dito ka. Kausap ko lang. Kausap lang kita. Jojo A all the way. Basta ito, okay na agad. Di wala na ka na eh. Di ba? Pare. Jojo A all the way. Brother. Musta? Kumusta, sir? Ayos naman, ayos naman. Kumusta kayo? Uy. Welcome, welcome, ha? Oo, oh, napansin ko. Yung telepono mo ginamit, hindi kayo parin dyan. Baka, okay. Baka ibang tumunog. Tinatago ko yun eh. Tago niya eh. Eh, pinapanood niya yung TikTok ko. Ganun ba? Sabi, eh, bilib na siya sa sayaw ko eh. Sabi ko, aba, hindi, may master ako. Ganun ba? Jojo Alejar. Jojo A all the way. Ganun ba? Yawsa na ba ang pag-uusapan? Hindi, pero bago lahat. Par, thank you, ha? For inviting me, ha? Alam mo na, pinanonood ko lang to sa lahat ng medium, eh. Lahat ng social media, pati sa TV. Tapos, sabi, kaya ako mag-guest. Kaya nung tumawag ka sa akin, punta agad ako, parang bilis na akin. Parang nakaabang ka lang. Nakabihis ka. Kausap ka lang. Speaking of, nahiya naman kami sa suot mo. Hindi naman naman. parang pinagandaan mo naman masyado, eh. Hindi, galing ako sa meeting, man. Kaya... Tsaka kailangan pagka men's room, kailangan talagang dapat naka ano ka rin, nakabihis ka pa. Ano ba, men's room? Ano, every month ba to? Every week to, man. Eh, bakit men's? Men's room. Usapang ano, kung ano yung gusto ng mga lalaki. Kung ano yung nasa isip ng mga kalalakihan. Sabi niya kasi, tama nga, may point siya eh. Alam ko monthly. Alam ko monthly. Pag-visit. Teka, I miss you. Tumpo na. Kasi important talaga. Alam mo, alam mo bang, that's entertainment pa lang. Magkasama na kami nito. Kami yung magbabarkada. Ako, siya, Francis Magalona. Yeah. Kami mga talagang mga unang mag... Michael Gonzalez. Siyempre, mas bata-bata ako. Dito ako natuto ng mga masamang influencer. Sinong? Masakay ako sa kotse nito. Sinong mas matinig sa chicks sa inyong dalawa? Aba, ganito yan eh. Oh. Kung ako ay si Obi-Wan Kenobi. Oh. Ha? Siya si ano, Luke Skywalker. Yan, The Apprentice. Pero bandang uli mas matindi pa. 'Di ba? Okay. Oh, kasi bandang uli siya si Luke Skywalker ang pinakamagaling sa lahat eh. Si Obi-Wan wala eh. Diba? Alam mo natatandaan ko noon. Sa sobrang close natin, nabalita pa kami na ano, na may relasyon. Hindi, talaga? Walang biro yan. Ano yung mga tabloid pa lang? Pinangalanan kayo, hindi blind item. Hindi, talaga. Alam mo, pare, ito ha. Ito magandang story since you started it. Doon mo makikita kung sino yung talagang mga tunay na lang. Yeah. You know why? I will tell you. Nung ilang kami noon eh, sinabi yung mga bading sa showbiz. Kaputukan namin nung araw, siyempre. So, siguro mga pito kami. Hindi ko na babanggitin yung iba. Pito kami. Lahat, halos lahat sa kanila, sinabi na in-interview, bading daw kayo. Ang sagot nila, ganito, puro, hindi ako, dami kong grabe, dami ka. Dalawa lang ang sumagot ng, ako? Ay, nako. Sabi ko, ano sabi ni ano? Ay, kayong dalawa talaga, oh my God, secret yun. And then, I found out, si Janno ganun din ang sagot. So,
Yun. Doon mo malalaman. Doon mo malalaman kung sino ang tunay na padin. Oh, umamin lang. No, no, no. Pag pinakso, sinakyan lang. Wala. Okay lang. We don't, we, wala. There's nothing pag na-offend. Oh, pag, yes. Pagka defensive. Defensive. Ano, eh, nung ano. Si ano. Hindi. Aminado naman tayo, tomboy kami. Tomboy kami sila, ano. Tanggi ng tanggi. Sila, tanggalin hello, niya, tanggalin niya, tanggalin niya. Ayos yung delay yan. Na-edit ka man, ano? Ako, hindi ko maaalala. Noong mga panahon na yon, sinong shota-shota man? Alam mo na, na lagi akong ina, di sa ano pa man, ha? Anyway, tandaan tayo, pwede na natin pag-usapan ito. Ever since kasi hindi ako masyadong ano dyan sa mga kasama natin, eh. Una-una kasi mas matanda ako ng medyo, ano, number slightly, two. Oh, slightly. Oh, mas okay mga dancer nung tsaka guest natin. Di ba? Pareho yata tayo mga dancer ng ano natin. Hindi ka. Wala kang chismis. Ah, tama. Hindi maarte. Mm. Di ba? I mean, you know, it's maganda yung good clean, you know, a good clean fun, di ba? O asawa before and after. Ano, hindi maarte na meron pang kailangan, may mga, tas may mga sumusunod na mga press people, you know, this, you know. So, lalo na yung ganung edad mo, you just want to have fun. Hindi ka naman na sinoseryoso. Bata pa natin. Bata pa kami nun. Hindi mo sinubukang nanligaw ng ano, ng kasama sa dats? Not chismis. Not chismis, pero... Kanino? Oo, kanino. May mga asawa na eh. Hindi, okay lang naman. Bubulong mo na lang sa amin, mama. Eh, alam mo, hindi naman tayo, hindi, okay lang. Siyempre, ganun talaga eh. Boys will be boys noong araw. But, kami na, kasi kami na, naging love team kami ni Manny. Tapos na-publicize yung kay Bing. Right. Pero merong hindi na-publicize. Hindi nila alam yan. Yeah, marami yung mga behind the scene. Yeah. Yung iba, minsan. Nalalaman siya na, bubulong ko na sa'yo. Oh? Naalala mo? Oh. Diba? Oh. Kini yun. Bulong mo sa akin. Bulong mo sa akin. Bulong mo sa akin. Oo. Name na lang, name. Ibababa nila yung ano eh. Sino? Baka hindi niya kilala. Hindi niya alam. Hindi ko kilala. Ito na ngayon. Clue na lang. So, naging girlfriend ko una doon sa Dutch. Hindi na kami. Ikakasal na ngayon. Sinilip. Sorry, nagmura. Sinelebrate dun sa dats. Pumila tayo. Pumila tayong lahat at kinocongratulate yung babae na congrats. Best wishes. Siyempre, ako, iba yung ano ko, masamang loob ko. Masama ba loob mo? Sayo mo nga eh. Pero, happily married na ngayon. That's right. Ano ang nauna? Tigers ba nauna bago ka mag-dats? Tigers tama, ka na ba? Ito, buti. Ano rin, kasi misconception yun na, ano eh, before everything else, kasi meron chismis dyan dati na, di ba, masasabi na lahat daw, ano, before I joined Dats Entertainment, we were already the Tigers of Penthouse. Mm. Now, in fact, it's two different groups of people. Iba yung crowd eh. Two different crowds. Isa AB crowd, isa CB crowd. Ganon. Kaya every time nagagalit si Carmelites noon, naalala ko noon, pati yun si Kuya Germ. Assistant ni Kuya Germ, si Carmelites. Wala kayo. Kasi minsan, medyo, alam mo naman, medyo mga bata kasi sila. Hindi ako kasama dun sa sasabihin niya, wala kayong lahat, dito kayo nagsimula, ganyan-ganyan. Because we were handpicked. Mm-hmm. Yung first batch ng... ito rin, this is the perfect time, no? Mali rin si Daddy Kuya Germs natin. Mm-hmm. I told him that, ha? To be very candid and truthful. Mm-hmm. I told Kuya Germs also, and Carmelite. Sabi ko, wag nating sabihin hindi kayo original. Because all of us are original, that's entertainment. We differ only in batches. Mm. Meaning, di ba?
Nasa first batch ka ba? First batch ako eh. Pioneering batch ako eh. Oh, ako, si Francis. Lea Salonga. Lea Salonga. Tapos after nun, after mga umasok na sila Janno. Yan, second batch na sila. So, lahat, original yan. Janno Gibbs is an original. We just differ in batches. Iba lang yung batch namin. Ako lang first batch. Pioneering batch kami. So, yun ang sinasabi ko sa kanila. Na, wag natin sabihin hindi original. Na number two, kaya every time sinasabi nila na, oh, dito kayo nag, ano, hindi. Kasi before noon, ang Penthouse Live was very big. Ang laki naman. Unprecedented, hanggang ngayon, unequaled yung pagkasikat nung Penthouse Live na yun. Wala nang ganun, no? Wala parang na. Kailangan natin ng ganun. Tama, dapat tayo yun. Masayaw. Tayo na yun. Kami yung lead dance group noon doon. The Tigers kami yun. Kaya, handpicked kami. Hindi kami dumaan kay Herman Moreno eh. Na napipili. No, we were handpicked by Channel 7. It was only nung time na, siguro a week prior, pinatawag kami lahat ni Kuya Germs. That's the time that we met him. Mm. Pero we never underwent, hindi kami nag-audition. No, wala. Mm. Kumusta yung panahon na, syempre, wala namang cellphone noon, walang internet, diba? And then, may mga events kayong pinupuntahan. Ano yung preparation? Yung travel time and yung mga fans? No. Anong difference? Actually, noon, hindi, ano siya eh, both stressful, but at the same time, masaya. Kasi pag umalis ka, kung ano yung dala mo, yun na yun. Wala ka ng ano. Pagdating doon, halimbawa, setup ng ganyan, hindi masyadong maarte. Kami ni Janno, kakanta kami, miski gitara lang. Wala, gitara, dalawang drum set, wala na. Doon mo makikita yung mga trooper, yung mga true professionals. Nalalabas kung magaling ka o hindi, ganun. Ngayon, di, meron pa nang kailangan. 3 hours, andyan yung ano, tapos ayusin lahat ng music, alusin din. Si Janno, papuntayin mo dyan, the same, kahit anong yung amount ng sigawan ng tao noon hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero, hindi niya na kailangan pa mag-prepare na 1-2 hours, 3 hours. Pakete mo dyan. Miski, uso pa nun yung may mga baratilyo. Oh, yung baratilyo. Ano yung baratilyo? Ano yung baratilyo? Naka-van kami. Mga probinsya yun. Maliliit na probinsya. Maliliit na probinsya. Tapos, kaya barat yun eh. Kaya baratilyo. Barat, ano. Para yung ukay-ukay na event. Di ba? Parang ukay-ukay sila. Tapos mura lang dito ng mga less about 30% or 40%. Kami yung entertainment. Kami entertainment. Dami nun. Dami nung araw nun. So, tapos sumasayaw ka, kumakanta ka, umaarte ka. Wala ka namang workshop dati, di ba? Wala. Walang ganun eh. Triple threat kayo eh. Oh my. Di ba? Di, kayo yung mga artistang ganun. Well, doon sa DATS mismo, meron kaming may acting and portion kami doon. Pinapag-hosting kami. Doon kami tinitraining. Doon na nahasa rin. Para siyang workshop sa TV. Yan. Pero maganda kay Kuya Germs. Maganda rin buhayin yung DATS Entertainment na yun. Actually, pwede. Tayo na sila, Kuya Germs. Oo nga. Eh, may bumili na tayo ng mga gandang mga, ano, coat and tie ng mga... May sequence. May mga, ano... Makikintab na, ano. Di ba? Tapos hindi ka na rin matutulog. Kirami natin, tawagan natin si Federico. Pwede baka, andyan pa. In tribute to our Kuya Germs. Di ba? Pero alam mo, pare, isa sa mga kinabibilibang ko kay Jojo, kaya niyang i-reinvent yung sarili niya. Yes. From being an artista, dancer... Kumakanta. Composer. Ito eh, nag-compose pa sa... Meron siyang ginawang kanta para sa... Nilabas ko sa album. Ang ganda nun. Meron pa siya. Title lang. Di ko man lang alam. Alam mo, nakakatuwa nun. Ginakanta ko. Yung kanta. Storya ng kaibigan ko yun. Ginawa akong kanta. Tapos binigay ko sa kanya, paano iyak siya? Ang ganda. Ang ganda ng pagkakanta ko eh. Pero kanina bibigay ko kay ano? Ito, karan ako kay Janno Gibbs to. Binigay ko kay Janno. Imbis na matuwa ko, nainis pa ako eh. Lalong gumanda yung kanta eh. Sabi ko, ganda niyo. Diyan, ang ganda niyo. Sabi ko, ang ganda. Pero ang ganda talaga. Nung siya tumira, ang ganda. You know, it's a gift. He really, truly has the gift. Kasi merong mga magagaling kumanta, maganda yung boses. Pero yung feeling. May hugot. Hindi ko lang alam kung bakit. Hindi naman...
Kanta niya siguro, siguro ang pinanghugutan yung babae, mga babae niya noon. Pero hindi galing sa kanya. Di ko man lang alam kung bakit ka nagbago. Di ko man. Pero ang ganda, ang ganda. Tama yung sinabi ni Stanley na magaling kang mag-reinvent ng sarili mo from dancer to nag-artista ka ngayon. Pero yung, I think, aside from the Tigers, na idol ka namin noon, pinapanood kita, yung Jojo A All The Way, talagang, talk show. Ako, personally, tingin ko, isa ka sa pinakamagaling na, ikaw ang nakakuha nung, ano, yung late night nila, Jimmy Fallon nila, ano, kuha. Thank you. Coming from you, my idol, Janno Gibbs, my idol, Stanley. Never done to. Thank you. Nag-guest ka doon, may kwento. Yun yung una kong TV, isa sa mga una kong TV appearances, sa Jojo A All The Way, sa QTV. Ang kwento nun, ano lang ako, parang nagsa-stand-up lang ako. 2 minutes. Eh, hindi dumating yung guest. So, sabi ko doon sa producer niya, medyo masungit pa yung producer nila nun eh. Ko, ako na kaya interviewin nyo. Buhayag naman. Nung syempre, biniro ko lang. Tapos kumakain ako. Biglang tinawag ako. Kasi hindi nga dumating yung guest niya. Puro mga beauty queen. Nag-taping sila sa Teatrino. Oh, Teatrino. Tapos ako nga in-interview. Ayan, doon nagsimula. Wait, tsaka masaya naman pare. Ako naman. Eh kung yung mga balut vendor nga eh. Alam mo, totoo yan eh. Nung first, mga first week namin noon, election May eh. So, wala kaming guest. Di ba? Ano ba? Sir, wala tayong guest. Kaya hindi dumating si ano. Kasi, ganun ba? Alam ko na, total, election naman eh. Tawagin mo yung magbebenta ng balot sa baba. Oh, election naman. Magganda tayo ng balot counting. Sige. Live eh. Live. Balot counting tayo. Ilan ang balot na nandito? Ilan ang ganun eh. So, kahit paano, with God's grace, eh, medyo nagkaroon ng tawag dito, cult following. Oh, yes. Parang ganito. Cult following kayo rito kasi dire-diretso, wala kayong, you know, no pretensions, walang, you're being yourself. Kulang eh. Daming, organic. Ano, organic. Nila. Yan, organic. Nakikita ko noon, nung nag-guest din ako dyan sa Jojo eh. Ikaw lahat eh. Ikaw nagsusulat din. Oo. Wala siyang writer. Siya yung may whiteboard siya. Tapos, sinusulat niya yung mga jokes na pang-intro, yung mga one-liner niya. Tapos, inutusan niya si Bajo yung kasama niya. Minsan nga, director kapatid niya si Toby. Yan. Tapos, siya lahat. Pati yung sa pagkain, yung lugaw. Sila nagluluto eh. Racket na sa loob. Para mabigyan ng ano ng trabaho lahat, di ba? Tapos, yung mga guys, ex din lahat. Ayan. Oo nga eh. Diba? Ganun talaga eh. Para huwag tayo gumastos. Ayaw mo na bang bumalik sa ano? Kakagat pa rin yun eh. Talaga? Sana. Pero actually, kahit saan ako magpunta yun na rin eh. Thank you Lord for I never planned any of this yung ganung ano eh. Alam ko lang na sabi ko, kung ako babalik, ganitong gusto kong gawin. You know, na type of show. Pagbalik naman, okay naman. By God's grace. Kaya, thank you rin to Ramon, kay RJ Jacinto. Kasi, Nagkausap na. Ang nangyari kasi niyan, galing akong, nag-work ako sa Congress pare. Nung time na, ang pinanonood namin lagi pa, yung Sunday ni Janno, kasi, SOP. Meron kayong, doon na, kumakanta ka ng sobrang OJ yung parody. Yun. Tontuwa kami doon. Alam mo mga tontuwa doon, mga lawyers din. yun yung mga kasama ko lagi. So, somehow, lahat ng kasi frustrated lawyer ako, alam mo naman yan. No? So, ang nangyari noon, from Congress, yung show business, of show business, what is it? The proverbial, yung the bite ba? Yung parang hinahanap-hanap na eh. The allure, yung I wanted to go back. So, okay na ako doon eh. COS ako eh. I was chief of staff to one of the better congressmen there. I learned the ropes already. So, alam ko na eh. Meron na akong, sa business, politics and everything. So, sabi ko, exacto to. When I go back, gusto ko gantong klase na. Ang time natin, David Letterman, Conan O'Brien, gano'n. Nung bumalik ako, nakigwing kaibigan ko si RJ,
Sabi sa akin ni chairman, pare, mag-ano ka muna sa akin, mag-station manager. Mm. Okay. Sabi niya, oh sige, ano, so naging station manager niya ako. Tapos nung ano, sabi niya sa akin, oh, traffic naman eh. Sabi niya, why don't you do a show here? You used to do shows here before. Sabi ko, eh anong, boss, anong klaseng, ano? Show. Hindi, ikaw, what do you want? Oh sige, let's do a late night. Oh, that's good. Sabi niya, when do you, do, ano, can you do it soonest? Sabi ko, yeah, well, okay lang. Sige, sige, let's do it next week. Ganun, Friday, ah, mag-uusap ko yan, kasi planning session kami. Let's do it next week. Sabi ko, next week na, boss? Yeah, next week na, pare. Oh, sige, tinira namin next week. Oh. Monday, live. Oh, ang isa sa mga ginawa ni Laro na live na nakakatawa, tumawag siya sa Jollibee at sa McDo ng delivery. Tinignan niya sino mas mabilis mag, ano, mag-deliver ng pagkain. Oh, hindi pa uso yung mga practical. Nung dumating yung Jollibee at yung McDo, pinapasok niya sa, ano, kinunan live sa TV. Oh. Nakakatawa eh. Hindi kasi... yung si RJ naman yung ano very ano siya very yung ano he lets you do what you want to do. Eh pag live minsan ano na eh wala ka na magagawa pag ano na, ganun talaga. Eh ako naman sige pag naandiyan eh bigay pag naman eh. Diba? Wala ka nang ano eh basta for as long as wala ka namang na natatapakan, you know, and wala namang nagagalit or kung meron man very minimal. Alam mo, okay lang. Gawin mo yan sa ano, sa YouTube. Oh, pwede YouTube mo lang gawin oh, YouTube lang oh. Pwede, pwede. May kita ka pa doon, 'di ba? Oo nga, no? Oo, pwede na 'yun. Pwede, pwede. I will I'll think about it. Kung pag hindi mo ginawa, unahan na kita. Maganda na ito, bari. Ito, okay na okay itong ginawa nyo na ito. Pati setup nyo na, ano. Signal naman. Signal po. Oh, kaya nga eh. Kita nyo, laki ng budget namin. May sponsor kami pagkain. Magaling nga eh. Poland Hopia, yeah, po. Tsaka Umami. De, pero, at least, yung gantong sinasabi ko na free-flowing, yun ang importante. Mm. Kasi now, everything is so scripted. Miski yung mga, ano, miski yung mga nandyan sa mga nakikita ko, di Waterloo ko yan eh. Pag may nakikita ko, may babasahin ka sa harap na parang ikaw, sa yung board na, oh, no? Oh, eh, hindi ako na, ano eh, na nahihirapan pa ako mas dyan. Mas gusto eh mo yung natural. Yes. Lumalabas. Miski when I do the hosting for the, ano, for the mga anniversaries, debuts, mga corporate hosting. Do you still do that? Oh. Yeah, yeah, every so often. Pag, ano. Ang last na ginawa ko was yung, 50th wedding anniversary. Oh, ganun din naman ako. So, tumatanggap ka ng ano, KBL. Okay, masaya naman. KBL, tumatanggap ka. Kasal Binyag Libing. Libing, yes. Oh, uy, tumatanggap din ako noon. Oh, actually, miskin. Oh, huling ginawa ko, 50th birthday. 75th birthday. Talaga? Din. Oh. Ay, ano ka? Siyempre, ano, hosting kami, kumanta lang. Ako naman, nag-host din ako. I open it for them. And then the, ano, tsaka ang maganda naman sa ano, sa akin, syempre may wisdom na tayo. Sinasabi ko sa kanila na di ka tulad dati, wala kang masabi tungkol sa married life. Ngayon, pwede ka na magsalta. Na pag married ka, huwag ka na magsalta. Sa asawa mo. Yun lang yun. Gaano matagal na kayo? Ilan ang kids mo na ba? Four kids. Mm. Four two kids. Boys and two girls. And then, we've been married for 20 years. Wow! I married very late. Alam mo naman yan, di ba? So, nakikita ko pa dati yung anak nyo, si Trey. Oh, si Trey. Ang laki na eh. No? Oh, laki na. 20 years na pala. Oh. Grabe. 20 years na pare. Tagal na natin. Ang tagal na natin magkaibigan. Ano mo? Pangalan ni Mrs.? Anna. Yan. Tsaga mo rin. Para, sabi na lang kami! Parang asawa ko. Parang so, asawa ko. Masyaga rin. Si Anna, malayo ang age gap ninyo, di ba? No. Ilang years? 15 years, my junior. 15 years. Paano mo niligawan? Yan. So, kung malaman. Actually, I mukhang romantic. Hindi, di ba? Parang, I met her sa ano eh. I met her sa Congress. Oo. Ah. Oo, doon kami nagkita nung nagtatrabaho na ako. So, doon kami nagkakilala. First job niya yun, out of college. Magna cum laude yan, UP. Wow. Pero, diba, siya intimidating yun. Ay, tapos summa cum laude, Ateneo. Wow. Sa masteral. Pero, akong balanse niya eh. Paano nangyari, manliligaw ka ng mas bata? Minsan kasi, parang frowned upon. Hindi, ang maganda nun, style Janno na lang. I will be your future lover. Yeah. Wait.
Alam mo? Oh. It works. Kasi hindi nila alam eh. Guys, hindi nila alam yung style natin nung araw. Sinabi ko lang sa kanya, oh, before anything else, I'd like to say hello. Mm. Ah, hello? Kasi patugtog na ako ng, love begins with one. Yeah. Tapos mukha mo ganun na lang. Yeah. Diba? And it's work. It's work. Hindi, pero yung mga ganun, kasi hindi na nila alam yung mga ganung style. Oh, di ba? Ang baduy, but if you do it with conviction and confidence, iba ang dating sa kanila. Iba, di ba? Parang, oh, ito, pero ang cute eh. Pwede ba natin gawin yan? Yung ano, yung sample natin para ano? Na ano? Para mag-practice ako, yung mga ganyang discount. Marami ka na. Sabi nga ni Aga eh, pare, ganyan na lang tayo, pare. Ano yan? Pare, galing wallet lang yan, pare. Sabi si ni Aga, niyari mo ba ako, pare? Aga. Yung future lover na kanta ni Janno, gusto kong gawin sa TikTok. Oy! Pwede ba akong turuan na sumayo? Baka pwede mong gawa mo naman, gawa mo ng dance move yan. Oh. Oh, sige, sige. Oh, pwede ba? Pwede lang. Ba? Oh, ba? Oh, tara. Susunod lang kami sa'yo. Oh, sige. Yeah, okay, may music, ha? May music muna. Ang magandang future lover. Mauna ka, tapos susunod lang namin. Ano tayo? Ito muna, ha? Ayan, ha? Mas, ito muna. 1, 2, 3, 4. At wala, wala. 1, 2, 3, 4. Pila. 5, 6, 7, 8. Tapos you. How much do you love? May kembot pa eh. Yeah. Okay. Yan. Tapos gano'n ha? Yan. Okay. Yan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Turo. Yan, go. YouTube. Yo. Yo. Okay ah. Ganyan. Bakit pag ako gumagawa, parang mahalay? Parang pag ako mahalay. Kasi iniisip parang pag beer house. Dapat ito muna isipin. Isipin mo muna yung romance. Bago yung ano. Diba? Talagang ano. Ano be your future love? Ang tiktok ko nga yan. Kitakita mo talaga kung saan patungo yung ante. Alam na alam mo kung bakit ganun ang lyrics. Oo eh. Iba pag Janno Gibbs yung nagsulat? Galay eh, no? Di, pero ikaw, iba ka rin magsulat ng kanta eh. Iba rin. Meron kayong ano, remember ano M, remember E. Sinulat niya. Remember M, remember E. Yung ano, yung, ano, bigote. Ano? Ay, bigote power. Oh, maganda yun. Bigote power. Ano ang kwento na? Ang kwento, bakit mo naisip yun? Hindi kasi nagbigote ako for a while. No? Para, ano, nasa isip mo, okay yung bigote. It's bigote power. Title pa lang eh. Benta bigote eh. Power. Pangkuha ng flower. Diba? Parang maganda. Uy, pwede ah. Pwede. Tapos yun, ginawa ko. Mahirap mga. Comedy na lang din naman eh. No? Na, mahirap maging pogi mo, okay na ako. May ibang agimat, pang-akit ng babae, gusto nyong malaman. Sikreto ko sa diskarte, gusto nyo, gusto namin, gusto nyo, yeah. Bigote power. Pangkuha ng flower. Pangkuha ng flower. May ano yun, pare, merong rap yun. Bigote power, ang kailangan mo, ano? Yan. Ayan. Oh. Yo, meron oh. Yeah. Mm. Yeah. Pwedeng pang future lover yan. Oh. Mahirap maging pogi. Anong dance move yan? Oh. Eh, ganun lang yan. Ganun to. Oh. Mahirap maging pogi. Ngunit keri-keri ko, may iba't ibang agimat, pang-akit ng babae, gusto nyong malaman, sikreto ko sa diskarte. Sa tamang gusto nyo, gusto nyo, gusto nyo, gusto nyo, gusto nyo. Ganun ko na. Bigote power! Wala na, ako na lang may bigote. Kaya alam mo na lang, doon mo makikita. Siyang may power talaga. Oo. Nakakita mo? Iba yung Janno. Yeah. Makakuha ng flower. Iba, sa kanya, buki. Oh. Ang dami. Ay, sorry. Bing, kumusta ka nabi? Dati yun. Dati. Nagbago na, nagbago. Oh, bago na. Bago na. Bago na. Oh, dati yun. Uy, congrats sa anak mo pala. Si Kat married, ha? Yes. Philly? Yes, so. Oh, wow.
Good, na, good. Nakita ko nga yung ano eh, sa Instagram yung speech mo. Oh, para dun sa... Para dun sa... parang tontuwa ka sa kanya. Tinira ko yung son-in-law ko eh. Tontuwa ka sa kanya. Hindi, tsaka may, no? Hindi mo ma... Ganito yan eh. Kumbaga, ano pa lang, yung bang kasabihan na papunta ka pa lang, alam ko na. Oh, tayo alam na natin yung ano eh, style. So, hindi sila pwedeng loloko-loko, di ba? Tama, tama. Actually, pinapractice ko na rin yun eh. Sa anak kong babae. Ilan taon na ba? Yung... Dalawa yun eh. Is 14. The ate is 14. So, may mga nanliligaw-ligaw na. Mm. Paano mo ina-handle yun? Paano? Well... Iba na ngayon. Kasi, lalo na, iba tayo noon. Oo nga eh. Parang mas stricto sa atin nun yung mga ano. Ngayon, parang hindi na uubra eh. Kasi diba, basta, sabihin, Dad! Oo, ganun eh. Oh, basta sa akin, just be very careful. You have to remember na if there is someone na nagugustuhan mo, foremost, kailangan you should be confident enough na pwede mo sabihin sa Panginoon Diyos na I like him. Mm-mm. He's worth it. Ah, ganda, ganda. Ganun. Kasi pag hindi mo maihaharap sa Diyos yan, he's not worth it. Basta sabi ko, kahit mayaman, basta gwapo, tsaka mabait. tama. Di ba? Kahit mayaman, basta gwapo, mabait. Okay sa akin. Okay yan, ha? Ako, isa lang ang ano ko eh, bilin ko dati sa mga anak ko nung hindi pa kinakasal yung isa. Basta, iwasan nyo lang yung mga katulad ng daddy. yun lang, gets na nila. Okay, got it, Dad. Actually, hindi sinabi ko sa anak ko eh. Iwasan nyo lang yung katulad ni Janno Gibbs. De, pero parin fairness naman din. Si Janno, family man naman talaga sila. Ano lang talaga natin to? Yung parang biro-biroan lang to na... Ano natin to? Character natin to. Oo, siyempre. excuse na lang yung character. Sabi mo, galing kang meeting. Oh. Yeah, galing ako. Ano ba ang mga... Then, kasi, aside from being an artist. Business man to eh. I have a JAG 4, yung Jojo A group, which deals in real estate trading and consultancy. Wow. So again, salamat sa Panginoon Diyos. God has been very good to me naman. Okay naman. Meron lang kaming tinatapos na mga certain projects for real estate. Real estate, ano, diba? Nagfi-flip kaya ng houses? Oo, nagfi-flip din ako. That's yun, one. The usual, that's one. Yung real estate, ganun. Yung isa naman is what I do is I get medyo magandang property. Mm-hmm. And then, kinukomission ko yung aking mga kaibigan na real estate developers na malalaki. Mm-hmm. Habihin ko sa pare, baka gusto mong tirahin to. Ano, JV na lang tayo, joint venture tayo. Mm-hmm. Ganyan. Tapos sige, nakita lang, gusto nila. Then yun, we get into an agreement. Kamusta ang state ng real estate now, ng properties? Yeah. Actually, very bullish ngayon, bari. Now's the time to invest. Kaya, ano, tapos kung gusto yung mag-invest, sa akin yung padaanin. Yeah. Bondo o ano, o bahay? Pwede kondo, pwede bahay. Pero ito, location-wise, kasi real estate naman is always location. Ang suggestion ko ngayon, kasi ako lahat ng investment namin is towards the east area. Kasi unang-una, maganda yung Rizal. Mm. Ang Rizal area, ang laki ng mga roads. Oh, booming. Tama, ayan. So, magaling ang mayor natin dyan, si Mayor Junjun Inares, the Inares, si Governor Inares. Maganda yung pamamalakad nila. So, nagiging ano rin, booming yung area na yon, no? That is the place now to go. Flood free, toll free. Yeah. The other ones okay naman. Meron nga iba pare sa ano ko, Palawan, may hawak ako ngayon, Palawan eh. Laki. So kailangan lang meron kang ano, may forecasting ka rin. And you have to talk to kung saan yung mga malalaki. Yung ano ba, saan nag-invest si MVP? Ah, si MVP. Saan ang last investment niya?
sanang last investment ni Ayala, sanang research din, research mo if they go there or you look at it and then you choose kung saan doon, then saka kumuha. Wala ba nag-alok sa'yo na tumakbo sa, ano, maging politician? Yan, yan. Kasi, nag-ano ka eh, sabi mo. Nagko-congress ka. Oo, kilala ka ng tao, nag-artista ka. Wala ba nagsabi na, Jojo, baka pwede mag-konsihal ka, ganun, or mayor, ganyan. Sabi nga nung ating idol lahat eh, si Tito Dolphs eh, well, baka manalo tayo eh. Mahirap na eh. Baka manalo. Hindi, ako naman, I know, ano eh, pero wag ako, ako, I've always, ano eh, I prayed eh. I never planned something. Ito, hindi, kahit kailan, hindi ako nagplano. If it happens, it happens. Pero kasi, God will always direct you. You just have to see the signs. Pero ako talaga, personally, if you're to ask me, ayun, wala talaga. Because, nakita mo na, dahil nandun ka? Nakita ko na eh, galing na ako dun eh. Mm. Yung ibang, nalataka ako, bakit? Unless you have other motives, that's why, that's the reason why you're running. Pero, kung talagang ano, wag na lang. You can help elsewhere. Okay. Pero, alam mo, pare, ito ah, si Robin, Senator Robin, pare, tuwang-tuwa ako kay, kasi first timer siya eh. Pare, you know, wag na, ang dami kasing bumabati. Pero pinagtatawanan siya. He's a hard worker. He's a hard worker and, ano siya eh, tawag dito, practical politics siya. Something that we actually need. We have tried. Tsaka in fairness, ako, nakikita ko sa kanya, he has genuine love for the country. Yes, genuine love and concern. Ako, nakikita ko siya, isa sa mga may bigote power. Nagsusupply ng bigote sa... Bigote power. Di ba? Yung may bigote power. Slay. Ano ba yun? Di ba? Pero, Jojo, anong papayo mo sa mga, ano, aspiring na gustong mag-artista kasi kayong dalawa dahil napagdaanan nyo na umakanta, sumasayaw, umaarte, may movies, may TV series. At nandiyan pa rin. O, nandito pa rin kayo. Yung mga ano, yung mga gusto mag-artista, gusto mag-singer, gusto mag-dancer, or basta just to join show business. You keep, ano lang, you keep trying and sharing, yung pala, the right word, sharing your talents. Kasi, yung time namin, Janno, kailangan talaga makapenetrate ka sa TV, otherwise, wala. Ngayon kasi, ang dami ng medium eh. Ang dami ng medium eh. There's YouTube. Social media. May social media na eh. So, wag mong isipin, bonus na lang yung showbiz na ano talaga. Isipin mo muna na... May kasabihan nga tayo eh, na the talent that was given to you is a gift by God. What you do with your talent is your gift to God. And the way to do ganda. Di ba? The way to do it is ano, to share it. Even for free. I mean, dami namin ni Janno ng free noon. Di ba? Freebie pare. Tawagan ko, sige, ganun. Ano eh, you will build goodwill. Goodwill and good ano, good vibes. Tama. And the universe will be generous to you. One way or ganda, the other. Ganda. Oo. Ba talaga, pag Jojo A, eh, parang ano eh. Parang naalala ko tuloy si Kuya Germs. May future lover. May bago. Parang pwede kong gamitin niya. Ay, biro lang. Manonood yung Jesus ko. Ah, sige. Jojo A. Speaking of, iba, social media. Nai-imagine ko lang, kung may social media tayo noon, that's interesting. Iba na siguro. Iba na. Una, mas marami tayong huli. Mas marami. Mas maraming huli. Pangalawa, hindi, ito, napun ako. Yung mga bagets ngayon, una, napakaswerte. Yeah. Kasi ang bilis nila sumikat eh. Correct. Noon, para makita mo kami, pupuntahan mo kami. That's right. Correct. Hanapin mo kami. Pupunta ka sa studio, pupunta ka sa shooting. Sa magazine mo lang kami makikita. Hindi mo kami makaka-chat at ano. Ngayon, yung mga ibang bata ngayon, akala nila, pag ang daming followers. That's right. Akala nila, sikat na ngayon sila. Di ba? Pag pinalabas ngayon yung pelikula, walang nanood. That's correct. So, may pros and cons, pero maswerte.
Na ang bottom line is napakaswerte ng mga bata ngayon. Ano eh, readily available and accessible eh, lahat. Wala kang andali eh. Tapos yung again, yung medium niya, social media, bato ka lang ng bato, biglang boom, putok ka, kukunin ka na ng mainstream, baliktad na nga ngayon eh. Mas sumisikat pa muna as influencer or media, social media, then they get you for mainstream TV. Ganun eh. So, well, you know, ang daming ways and means to do it. Pero the thing is, ang akin, do not stop. If you're a singer, do not stop singing. If you're a dancer, do not stop dancing. If you are a host, do not stop hosting. Anytime, lahat ng gusto mong talent, you show it. You show it, you share it, and you offer it to God. And God will be generous to you. He will give it to you. Bibigay niya sa'yo yun, pabalik. In forms that you will never, can never even imagine. Ganda. Sarap kausap ito. Nga, eh, si dapat Jojo. Part 2. Bukod sa magaling na mag-interview, magaling din siya pagka siya yung ini-interview. Di ba? Hindi, masarap kasi yung kakwento. Dalawang idol ko ito eh. Janno. Huh? Tsaka talaga, parang matagal na tayo magkaibigan. Oh. Kami ni Janno, giinuman pa kami nung araw eh. Ang dami namin mga gimmick days nung araw. Ngayon, badminton lang ginagawa yata ni Janno. Ako, badminton. Nakikita ako sa Instagram eh. Galing ha? Badminton. Ikaw, di ba, nagte-tennis ka? Tennis ka naman. Noong pandemic, nagte-tennis, FB Live, nagte-tennis. Eh, ikaw, anong ginagawa mo? Ba-bike. Diba? Bike, ganun. Kaya, kaya maganda yung gantong klaseng, ginawa nyo na show. I'm a fan of Men's Room. Yun. Salamat. Eh kami naman eh, hindi ka naman namin imbitahin dito kung hindi ka namin idol. Jojo A all the way. Salamat. Dali po man di maliwala. Basta ka na pa. Parang nung araw, false modesty pa tayo. Hindi naman. Ngayon, di pare. Salamat pare. Pakikalat na lang. Habi sa akin isang araw. Hey sir, akita namin. Buhay pala pa kayo. Buhay pa naman ako. Ang guwapo niyo pala in person. Sabi ko, ay, pakikalat mo na lang. Parang makaalam. Nung araw, magsisip ko, hindi naman nung medyo. Ngayon, wala na. Pakikalat mo na lang. Guwapo mo pala sa person. Ba't pangit ba ako sa TV? Pero nakakatawa yung buhay pa pala kayo. Oo, alam mo yun. Hindi naman. Pare, thank you. Thank you, Jojo. Thank you. It's such a pleasure to talk to you again. Oh, nga eh. Well, ako pa, pleasure is all mine. The honor and pleasure is all mine, pare. Kasi it's been a long time also. And then, sana pare, you honor me more if you sing the song na sinabi ko sa'yo na. Ngayon, may pinag-usapan kami. Bago siya ibibigay na kanta sa akin. Maganda yun. Parang pan-teaser lang, ang title, Sexy Naipi. Sexy Naipi. Parang gusto ko sumama sa MTV niya. Ay, sama tayo. Para may future lang. Iba si Janno pag director eh. Nakakatuwa eh. Parang Sexy Naipi. Oo, basta. Sexy Naipi. Abangan nyo yan ha. Abangan nyo. Sexy Naipi. At abangan nyo rin yung mga social media accounts si Jojo. Yung mga shows niya. Di ba? O yung akin TikTok. May TikTok ako ba? Of course. Doon na nakikita yung mga niya. TikTok. Meron din ako. Well, yung FB ko. Facebook, yung Instagram. Instagram. Hindi masyado. Hindi masyado. Sekretary ko lang gumawa nun eh. Meron pala ako. Hindi ko alam. Meron pala ako. Pero, basta yung mga ganun, paano nyo na lang, please ha. Para naman, Tsaka, totoo, mas guwapo ako in person. Yan. Makaka-attest kami dun. Pare. Salamat ha. Thank you. So, basta, nanonood eh, tumutok lang kayo lagi sa Men's Room. Ako si Stanley Chi. Ako po si Janno Gibbs. We'll see you next week. Yun, kita kits. Jojo A, oh. Maklase.